Hi, Water Signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for February 15, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa Daily Tarot Reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw nito para po kay Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong February 15, 2024? May nakita akong nag-uusap ito na family at nagkaroon ng self-growth po. May nakita rin akong, recovery. Health improvement. Okay? Ano po ang ganap sa araw nito para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong February 15, 2024? Para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Full support ang inyong family. Diba may nag-uusap dito? Full support ang inyong family. Friends, family, or may bago kayong kaibigan. Basta po may nakita ko ditong support, loyalty, obedience, ganun. Or maaring may bago kayong kaibigan ngayon. Cancer, Pisces, and Scorpio. Ano po ang ganap sa araw na ito? Ngayong February 15, 2024 para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Ooh! Or kahapon to, no? Check nyo yung February 14 nyo. I think sa inyo yun eh, yung proposal. May nakita kong proposal dito, agreement. Ano tawag dito? Agreement, commitment, partnership. May nakita kong batas dito eh. Maaring marriage contract ito or signing of contract. Magkakaroon ng new cycle pag nagkaroon nito ng agreement, magkakaroon ng new cycle sa inyong buhay. Pwede din ito ha, nagpropose sa inyo yung partner nyo, or nagpromise, nagpropose sa inyo, pwede din na may nag-offer sa inyo na business partnership, pwede din yan. Basta po may nakita ko dito na maaari din na may kasal na ganap kayong araw na ito. Basta po may nakita kong proposal, commitment, agreement, may signing of contract, this is partnership, dalawang tao to eh. Ano po ang mensahe niyo po para kay Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong February 15, 2024? Ooh, ganda. Beneath the surface lies great bounty, uncovering treasure. Ganda nito, claim niyo to. Ano po ang mensahe sa araw na ito para po kay Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong February 15, 2024? Stepping into power, you are strong beyond measure. Ano po ang energy
ni Cancer, Pisces, and Scorpio sa araw nito ngayong February 15, 2024. Clarification po sa card na ito. Career and money. Career and money po ni Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong February 15, 2024. Clarification po sa card na ito. Love and romance, self-love, partnership and romance. Clarification po sa card na ito. Wow. Ayos lang natin, ha? Di pa rin. Dito na lang. By the way, Cancer, Pisces, and Scorpio, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung 2024 Gabay Tarot Reading, that is 12 months or 1 year of 2024. Separated video po yun. Cancer, Pisces, and Scorpio, uploaded po noong December 2023. At may mga bago po tayong upload. Kaka-upload lang po ng love reading nyo po, monthly Gabay Tarot Reading. Okay? And first quarter po of January, February, March, first quarter Gabay Tarot Reading, at for February 1 to 15, 2024, first half of the month Gabay Tarot Reading, at monthly Gabay Tarot Reading nyo po para po kay Cancer, Pisces, Scorpio, that is February 2024. So marami kayong i-check, ha? Check nyo po yun kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe po doon. Maraming salamat po. Ngayong February 15 para po kay Cancer, Pisces, Scorpio, sabi po ng card dito na huwag po daw kayong mawalan ng pag-asa. Be confident. Huwag mag-give up. Tapusin po daw ang dapat tapusin. Like for example, sa mga ginagawa niyong project, oh, kailangan niyong tapusin yan. Don't put blockages. Connect to your intuition. And give time. Oh, give time na magpahinga kasi nakikita ko dito yung pag-overthink niyo. Okay, Cancer, Pisces, and Scorpio, huwag kayong mawala ng pag-asa, ha? Kasi may nakita naman ako dito, inspiration is on the way. So don't give up. Your body and soul will heal, but that healing will take time. At least nagawa na ng paraan. Okay? So the advice is be inspired. Dreams do come true. Kailangan lang talaga ng action yan. At tamang pasensya, tiyaga, at sipag. Basta meron kanyan, yung ang taas ng pasensya nyo. Huwag kayong mag-give up kasi may inspiration eh na darating. On the way na po. Ito pa oh, blessing to, uncovering treasure. The advice is be inspired, dreams to come true. Huwag kayong mawala ng pag-asa po. Okay. I see. May nakita ko dito na may complaint kayo regarding sa nagkaroon ng disbalanse, unfair treatment, may toxic traits. Most especially nakita ko dito na parang nasabi niyo unfair, ganun. Hindi parang. Nakita ko talaga dito na nasabi niyo dito na unfair. May unfair, nagkaroon ng disbalanse. Okay. Cancer, Pisces, and Scorpio. Ingatan niyo po yung kaperahan, ha. Lalo na po yung darating na pera. Oo, kasi sabi po ng card dito na ingatan niyo po daw.
Tapos, ito nga, may challenge dito. So, kailangan nyong harapin yan at binigyan ng solusyon. Okay? Kasi may makukuha kayong aral dyan. Kung some of you na nakita ko dito, nag-iisip sa past, natapos na. Cancer, Pisces, and Scorpio, we are living now sa present po. Tanggapin na natin yung nangyari kasi hindi na natin yan mababago. Yung i-focus lang natin, yung makontrol natin. Ito yung present. Kung wag kayong mag-focus sa hindi ninyo control kasi masasaktan kayo lalo niyan. Okay? So, focus kayo sa makontrol nyo. Focus kayo sa inyong trabaho kasi may nakita ako ditong gantimpala. Tulong. Malaking pera to. Ano kaya to, no? So, kailangan talaga bigyan ng action. So, sa mga hindi pa nagkaroon ng action dyan, nag-iisip pa rin. Oh, baka ni men. Baka naman na kailangan ng bigyan po ng action. May nagsabi sa akin, may inihintay pa kasi ako, Miss Jeff, ganun. Pero make yourself busy habang hinihintay nyo ito. Be productive. Diba? Sabi ko sa inyo na sa araw-araw kailangan tayo maging productive para may resulta ito. Oo, para may ma-receive tayo sa future. Galing future. But what I meant is may ma-receive kayo. Oo, na better outcome na ginawa nyo ngayon. Don't worry, Cancer, Pisces, and Scorpio. Halos everyday ko sinasabi dito. Halos everyday sinasabi ng card dito na you are divinely guided. You are divinely guided. Don't worry. Kailangan nyo makalabas dyan, ha? Nag-overthink na naman kayo, Cancer, Pisces, and Scorpio. Tapos naiinip din kayo sa inyong hinihintay. Kung may delay, kailangan talaga ng habaan pasensya nyo dyan. Tanggapin ang nangyari. Okay? Ano pa? Naiinip kayo dito nawala ng pag-asa, naiinip. So don't worry kasi may sabi dito na inspiration is on the way. Delay lang yan, darating din yan. Kasi ang sabi dito, itong delay na ito, may self-improvement ako nakikita. Like for example, nagtiis talaga kayo kasi darating ito. Oh, humaba yung pasensya nyo at tanggap nyo. Ganun. Don't worry kasi may nakikita ko dito, full support naman talaga yung mga kaibigan nyo, yung mga kasamahan nyo dyan, family nyo. Okay, sa career and money. Releasing to eh. Pag-release ito. Releasing pain ito eh, recovery. Okay. May nasabi akong recovery dito, diba? So, recovery. So, may recovery nga sa araw na ito. You're healing yourself from a heartbreak. You're letting go na sa mga pain at masasakit na alaala. Dapat lang, i-let go nyo na yan kasi hindi nyo deserve na maging malungkot. Hindi nyo deserve na makulong kayo sa past nyo. Deserve nyo maging masaya. Eh? Kasi pag malungkot kayo, naapektuhan yung health nyo. Diba? Cancer, Pisces, and Scorpio, comment down kung naka-resonate kayo. Kasi nakikita ko talaga, every challenges, every nakalungkutan na ramdaman kasi malaki yung expectation mo sa isang tao or sa isang bagay. Nalungkot kayo kasi hindi na naaayon sa gusto nyo. Pero good thing ha, kasi nakawala po kayo. This is very good, Cancer, Pisces, and Scorpio. Kaya nga kahit malungkot kayo, kahit may nabigat, kahit may nangyari na sobrang bigat, trabaho pa rin. Si Cancer, Pisces, and Scorpio, which is very good ha, dapat tularan to ng ibang signs na yung na-disappoint,
tapos na may nangyari sa ibang concern, like for example, may nangyari sa hindi pagkakaunawaan or may expectation kayo na hindi na niya sunod, pero hindi talaga naapektuhan yung trabaho niyo. Kasi trabaho, trabaho pa rin kayo. Ito yung dapat. Ito yung tularan dapat ng ibang signs. Mm-mm. Para iba't iba naman tayo ng ugali, diba? Pero believe talaga ako kay Cancer, Pisces, and Scorpio, kahit sobrang lungkot niyan, trabaho pa rin. You're making moves sa recovery and releasing a pain. Actually, nakita kong stress kayo dito sa sobrang sama ng loob. Pero nakita ko dito nagkaroon ng recovery. This is recovery also. And nagkaroon sa araw na ito, nagkaroon talaga ng recovery and releasing a pain. Yung sorrow, yung kalungkutan, hindi naman yan magtagal. It won't last forever. So, look to the future with hope for new experiences. Yes. So this card is a reminder na you should avoid bringing your fear of heartbreak into new situation. O, kung may problema kayo sa bahay, huwag niyong dalihin sa trabaho. Pero I believe talaga, dito akong humahanga na ni Cancer, Pisces, sa Scorpio. Pag may ganap talaga, trabaho pa rin. Kung may nararamdaman siya, trabaho pa rin. Ito yung gusto kong tularan. Yung hindi maapektuhan yung trabaho, sa emotion ko, ganun. Kaya nga, believe ako, Cancer, Pisces, and Scorpio, hindi lang kayo mabait, kundi masipag din. Okay? You're making yourself busy, which is very good. Ito yung maganda, yung clarification. Generosity. Kasi may kahapon pa to eh. Cancer, Pisces, sa Scorpio, I think kayo to, kayo tong lumabas din dito sa career and money nyo. May dumating kasi na malaking blessing sa inyo, diba? Sabi ko sa inyo, may malaking pera dito, malaking opportunity, malaking pera, malaking tulong, ganun. Basta po na may advantage po na benefit. Tapos dito, ito yung gusto ko sa inyo, nagsishare kayo ng blessings. Nagkaroon ng generosity. Nakita ko rin dito na maraming umaasa sa inyo. Nakita ko rin yung ugali nyo dito na kayo po ay practical, mahusay sa buhay, maparaan, mapasuporta. Para to sa lahat ng gender ha. Walang gender dito. Basta sa lahat po ito. Whether babae ka man, lalaki, bata, matanda, o ganun. Okay? Para sa lahat to, nakikita ko talaga na you are practical, mahusay sa buhay, maparaan, mapasuporta. Nakita ko dito ang abundant in life. Ganda. This card asks you to take care of your health, spend time ka rin sa nature, maglinis sa bahay, cooking or gardening will help you relax. Tapos kung napahinaan kayo ng loob, kung malapit kayo sa inyong mother or sa children, take time kayo, di ba, ma-re-energize kayo. Kasi nakikita ko dito yung energy ng mother or isang mother figure. Or connect to the child or to the children. Di ba, ma-re-energize kayo niyan. Pansinin nyo, Cancer, Pisces, and Scorpio, i-observe nyo yan. Kung naririnig nyo to, napanood nyo to ngayon, pansinin nyo yan. Basta mag-connect kayo sa isang mother figure. Mother nyo ba? Elders ba? Basta mother figure po to eh. Tapos, connect ka sa mga bata or sa anak nyo, pamangkin, apo. Mare-energize kayo. Mare-refresh din yung inner child nyo po. Pansinin nyo ha. Pansinin nyo. I-observe nyo. Nakita ko dito na full support ang inyong boss, mentor or life coach. Sila po yung magtutulong sa inyo. Oo. Sila po yung tutulong sa inyo to help your career move forward. Yes. Nakita ko dito ang pag-uusap ng family. Maari family mo yan or kaibigan mo. Lumabas kasi yung energy nila dito. So, they will help you.
move your career forward. Nakikinig ka sa inyong intuition. Ito yung very good. Nakikinig sa intuition. Gumagawa ng wise choices. Nakita ko talaga yung full support ng family niyo and friends. Grabe yung support. Hey, this is abundant in life po. So claim niyo na. Cancer, Pisces, and Scorpio. So love life, self-love, partnership, and romance. Okay. Oh, ang taong nanloko sa inyo. Ang taong nanloko sa inyo, nagbago na, na-enlightened na, na-realize niya niya. Siguro guilty ito or na-miss ka niya. Tapos some of you, parang nabibigatan ka sa responsibilidad, ganun. Parang hindi nyo kaya akuhin yung lahat yung responsibilidad. Kasi nakita ko dito some of you breadwinner. Okay. Nakita ko dito, which is ang ganda nito. May bagong connection. Sa mga single dyan, makinig kayo. May bagong connection, may romance na parating para sa mga single. Maaring parating na ito or nasa harap nyo na. Tapos sa mga may relasyon dyan, the couple is divinely guided. Maaring siya na yung soulmate mo sa mga mag-jowa dyan, ha? Yung sa mag-asawa nyo, soulmate nyo yan. Sa mga mag-asawa. Okay? This is unity. Wala kayong problema. Oh. Wala akong nakita ang problema dito. Nagkaroon ng unity eh. Nagkaroon ng inspiration. Diba po sabi ko dito na inspiration is on the way. Ito na. Dumating na. Cancer, Pisces, Scorpio. Love is blooming. Romance is blooming. Sa mga single dyan, you are blooming. Attraction at romance ay nagpapahiwatig. May parating talaga na love or maniligaw sa mga single dyan. This also means na choosing relationship with mutual respect and healthy communication, it will lead you to the highest expression of love you seek. So this card tells you na celebrate the love in your life. This is a reminder to choose divine love over instant relationship. By loving yourself, it will lead you kay love niyo yung mas love niyo yung sarili niyo, it will lead you to attract the right man or woman to you. Yan yun. Basta ano po ha, improve yung self love niyo. Nakikita ko naman ng improvement dito. May ma-attract kayo niyan na right man or woman. Green flag po. Basta magsisimula po ito sa inyo. Kung nag-manifest kayo regarding sa isang green flag na tao na sana maging partner nyo, dapat magsimula to sa inyo. Na to love yourself more. To improve, magkaroon ng improvement sa sarili. Nagkaroon nga sa self-growth dito, diba? Sabi ko sa inyo. Okay. So this is it. At least may healing na dito, no? Kahit nawalan kayo ng pag-asa dito. You're healing, no? You're taking an action. Siguro, ano, mabigat talaga yung nangyari sa past nyo. Cancer, Pisces, and Scorpio. Kasi halos araw-araw kong nababasa dito na maapektuhan talaga kayo pag may naalala kayo sa past nyo. Ganun. Masasaktan kayo. Kailangan mo talaga yung i-let go yan. Okay, hidden truth. Anong iniisip mo? Anong iniisip niya? Ni Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong February 15, 2024. Para po kay single. Na Cancer, Pisces, sa Scorpio. I look for you everywhere. Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip niya sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon. Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong February 15, 2024.
You were the best thing in my life. Love message po para sa mga single na Cancer, Pisces at Scorpio ngayong February 15, 2024. Get back to the nature and reconnect to your hippie roots. Mag-spend time daw po kayo sa nature para ma-re-energize kayo at mag-connect sa inyong intuisyon. Love message po para sa mga single na Cancer, Pisces sa Scorpio ngayon, February 15, 2024. Gawin kayo talaga to. Share your kindness to everyone. Nagbibigay nga kayo ng ano dito. Blessing, nag-share kayo. Perform a random act of kindness. Spirits guys, kabuang advice nyo po. Spirits guys, love message nyo po para kay Cancer, Pisces sa Scorpio ngayong February 15, 2024. Para po sa may relasyon, sa buhay mag-asawa. Attraction, divine soul counterpart attraction transcends superficiality. Love message na po sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon dyan na Cancer, Pisces sa Scorpio ngayong February 15, 2024. True love comes when you least expect it. Spirits guides, wisdom message nyo po para po kay Cancer, Pisces sa Scorpio ngayong February 15, 2024. Dreams do come true. Ito yun eh, ito yung sabi ko dito sa inyo, the dreams do come true. Believe in your dreams. Spirits guys, wisdom message yun po para kay Cancer, Pisces sa Scorpio ngayong February 15, 2024. Wow. Sabi ko sa inyo na huwag kayong mag-alala. You are divinely guided. Nakita ko dito, you are guided to find peace. Oh, ito, sabi ko sa inyo. Archangel Gabriel, messenger of creativity and hope. Nagkaroon ka ng despair dito eh. Nawalan ka ng pag-asa. Oh, ito. Binigyan ka ng blessing, creativity and hope. Pag-asa sa inyong mga ginagawa dyan. Kabuang advice nyo po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayon, February 15, 2024. Spirits Guide para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. The energy is gaining momentum. Spirits Guides, ano po ang kabuang advice nyo po? Para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong February 15, 2024. Your commitment is being tested. Spirits guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong February 15, 2024. Outdoor, sabi po ni Archangel Jophiel dito, go outside, get some fresh air, and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. Ito yon, sabi ko sa inyo, take time to our nature.
stress kayo dito eh. So go outside and get some fresh air and connect to our nature para ma-relieve yung stress at magkaroon ng creativity. Ito, creativity and creativity. Busy talaga kayo sa inyong gawain. Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels, mensahe nyo po para po kay Cancer, Pisces, Scorpio ngayon, February 15, 2024. Brilliant idea, sabi po ni Archangel Uriel. Yes, your idea is divinely guided. Oh, divinely guided na naman. Please take action to bring your idea to fruition. Wow. So, kailangan bigyan ng action yung binigay na opportunity. Okay. That is your reading, Cancer, Pisces, and Scorpio for today, February 15, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.